Second question pa natin kay Clarice and Jimmy. Paano po kapag bumili ng aircon tapos may package ng installation service? Parang malaki kasi yung babayaran na tax ni seller pagka malaki rin yung contract amount. Lalo na most of the contract is coming from the sale of goods, which is yung aircon unit po. Is it best option if ihiwalay yung aircon unit at labor fee? Thank you po if masasagot. So, karaniwan pag bumili tayo ng appliances katulad ng aircon, meron na siyang free installation, di ba? So, yung pre-installation, hindi na po ka natin kailangan resibuhan yon kasi package na siya ng binenta nating goods or ng air conditioner or any kind of appliance na may pre-installation. So, ang i-resibuhan lang po natin is yung binenta nating aircon or any other kind of goods, which is sales invoice ang i-issue natin. However, may mga ibang dealer or seller na may charge yung kanilang installation. So, aside from the sale of the aircon, in this case, nagcha-charge sila ng installation service for the installation of the air conditioner. Siguro at discounted price. Whether discounted or not, nagcha-charge sila ng installation service. So, ngayon po, ang gagawin po ni seller ng aircon, dalawang resibo po ang ibibigay niya. Isa po ang sales invoice for the sale of air conditioner at isa pong official receipt para sa labor fee ng installation. Okay? So, dapat po yung ating sales invoice and official receipt ay may authority to print pa rin at yan po ay nakaregister sa Bureau of Internal Revenue. As to tax naman, depende naman yan sa computation natin eh. So, for income tax, magbabawas muna tayo ng deduction. As to value-added tax, magbabawas din naman tayo ng ng VAT input tax before we arrive dun sa tax na babayaran natin. Okay? So, tamang issuance lang ng resibo. Sales invoice kapag goods, official receipt kapag service. So, pag dalawa yung binenta mo, at the same time, same customer, goods and service, dalawa yung resibo na i-issue mo. Sales invoice, goods, official receipt, service. Okay?